dali na pala ni Kong Kong. Ano, pwede na pala mag-abono bukas. Na. Nadali mo na pala, oh. Ayan na, isang magandang buhay mga ka-farmer. Silipin naman natin ang ating project dito sa kailangan nata ng fungicide. Ayan na, mga ka-farmer. Kakalat yan. Kailangan ma-sprayan natin. Ano kung ano inaayos mo? Yung tali ng sili. Tapos nagdadamo-damo na rin. Ano? Grabing ka pala. Uy, ganda na pala ng kamote natin dito. Grabe po ang kapal ng ano. May mga bagong ano pala, nalagyan mo ng ano? Nabisita mo ito, yung mga kalabasa natin? May mga ano dyan? Mga bagong buka, kailangan ma-pollinate. Yan, kailangan natin ma-pollinate. Kasi kailan ba ako umikot dito? 2 days ago? Ang dami pong nakaabang na bunga. Oh, late na. Anong oras na? Ayun, no? Sana napuntahan yan. Oh. Marami namang insekto. Pollinator din yan, mga farmer. Kaya maganda din. Yan, no? Oh. Ganyan mo lang yan, no? Oh. Okay na yan. Ito pa. Oh, didikit mo lang yon. Okay na. Pa ba? Nakadalawa tayo. Hirap na kasi pasukin, ano? Okay. Ay, wala na to. Wala na. Pag sumara na, langanin ka na. Ayun, no? Sana. Kung hindi na pollinate, mukhang hindi na pollinate. Ano na? Pero yung mga na pollinate natin, dapat malaki na yon. Hahanap tayo. Dapat malaki na. Nasa ano na yon? Mga ganyan na siguro. Kasi ang kalabasa po, tuloy-tuloy ang laki niyan. Basta hindi na basta't na pollinate mo. Ah, hirap na maghanap, ano? Crowded na. Ay. Andito 'yung marami. Hanap ka ng medyo ano na, 'yung dito ni Kong Kong na linagyan niya ng sabi ko na pinagyan niya pala. Ay, hindi na nga nabuo. Ayun, no? Maliit lang. Hindi na tuloy. Hindi yan. Makikita na lang. Magugulat na lang tayo. May malaki na. Ito, tingnan niyo. Hindi nagbuo. Hindi na pollinate. Mukhang yun din. Na makita bulok na pala. Yan talaga. Ay. Meron yan. Sa ganda po ng dahon, ibig sabihin yung nutrition niya kompleto, may araw, di ba? So wala siyang dahilan, yung nga yung pollination na lang po. Pero marami namang insekto. Kung hindi na po pollinate, marami namang insekto. Madaming ibubunga ito. Yan yung si Kong Kong. Hindi ako na malingki kasi minintay akong baboy. Lalaki daw. Kailangan natin. Force fly yung mga ibon, ano? Nabubulabog eh. Okay na din yan. Sawa sa ronda niya. Ha? Hindi, para tumibay. Tuloy-tuloy po ang trabaho ni Kong Kong. Ayan, nakakatakot ha. Dati puro Madre de Agua ito. Nakikita nyo yung mga ano yan, Madre de Agua yan. Madre de Agua po yan.
Kanina rin na bebe ng tanim niya. Oh, talaga palang nadali pa rin ni Kongkong. Ang galing ah. Musay talaga ito ah. Talagang daming insekto kong no. Na, yung orange, di ba? Kalaban niyan. Ba, bakit nag ano to, nag ganito to? Ha? Ewan ko kanina pa. Kulang sa tubig? Ha? Grabe ang kataba, no? Sa'yo marami din ganyan? Ha? Marami talaga dito. Ha? Marami talaga dito. Kasi ayan, bukid dati ito. Ah, sa bukid siya, no? Grabe ang dahon ng kabila, no? Ang kalabasa. Ang laki. Kaya pitay ba yan kuya? Bino naman? Alain? Oo. Yung unang binigyan yung buto sa akin, 75 yun? Alain? Ay grabe kung oh. Nakakatrap pala ng bangaw ito ah. Ha? Ang dami pong lumusot oh. Patay. Hmm. Aba, galing palang trap ito ng langaw. Bumabangga sila? Bangga. Ang dami. Ang dami. Ang kulay green pa naman. Alam ko, nag-spray ka dito. Hindi. Akala ko, nakadapo. Yung pala, nakalusot na yung ulo. Patay na. Oh. Mga ingot kayo. Buti na lang. Ganda yan ah. Ganda pala yan ah. Gandang trap yan ah. Oh, doon dami din oh. Bumangga lang oh. Maganda tong net na to. Nagkaroon ako ng idea. Lagi ilang araw nang hindi umulan? Tagal-tagal lang. Ha? Tatlong araw pa lang? Daanan ko pala yung palay kung ano na itsura. Malapit na yung palay, no? Nagdilaw na rin na, no? Napit na. Grabe talaga ang baka sa init, ano? Na. Ano, no? Ang tibay, no? Pati kambing din, ano? Pero yung kalabaw, ay na. Hindi, sa init, tumatago yan, eh. Pero, kung may tubig dyan, hindi. May lulubluban siya. Kambing naman, pag sa ulan, pati baka, mahina din sa ulan. Daming langaw na nahuli, oh. Galing oh. So ibig sabihin, bangaw po ang nahuli, yung kulay green ha. Natrap. Ito, wala na ito no. Patay na. Yung. Kami na nagtanim nito. Tsaka tato ko yan. Yung mga malili. Mga 2011 siguro. Pumalik na naman? Ha? Pinabaho na kuya, pumalik na naman. Yung? Labas. Huwag mong paakyatin. Mahirap yan. Yung sili natin, no? Hindi ata ito yung siling ano ang nakuha ko. Hindi siling Taiwan. Ito ba't anong nangyari sa'yo, sister? Hindi ka naman, wala namang ano sa'yo, ah. Baka kulang lang sa tubig ito. Ha? Lang nasa na yung pandilig natin. Naglalabing-labing ditong ano eh. Wala yung pangdilig ni Kongkong ah. Na, okay na mga farmer. Lemongrass natin pang December na to. Ayan oh. Maganda na yan. Doon meron pa sa kabila. December pa. Hindi na tayo nag-ano. Last December kasi sinapuroy. Nangihingi sa ano. Although may nahihingian naman. Wala namang problema. Yung sabi ko, huwag na tayong umasa. May mga tataniman naman tayo eh. Di ba? Huwag na tayong umasa.
Kaya akong sa bundok, si Jimmy, sabi ko sa kanya, ako siguraduhin mo na may makukuha nang tayong tubig hanggang kahit ano, kahit summer. Kasi, sabi niya, boss, kung may power spray tayo, walang problema ako sa power spray. Ang ano dyan, may makukuhanan. At magiging effective ba yung gagawin natin. Kasi magsasayang tayo. Kung ganun din naman. Lalaki na yung papaya. Kasi kung pang personal pong papaya, ay dito, okay na kami ni Kongkong. Andiyan na yung gripo, wala tayong problema sa ano, basta may magdidilig lang talaga. Kasi kahit na andiyan lang, talagang wala kang tao. Ang hirap din po ah. Oras ang bubunuin mo dito. Papunta doon, magdidilig ka lang. Marami ka pang mga halaman. Pero kung niya, kung gusto mo talagang ano, sprinkler ka, ay drip irrigation, sasetapan mo. Pwede. Bubuksan mo na lang, ba? Tulo-tulo sila diyan. Chicken mo na lang hindi naaabot. kailangan natin ng sakripisyo na itong papayang ito, wala na rin naman. Ito hinarang pa ni Kongkong dito. Hirap rin dumaan. Basta yung nyog, isa sa mga inaabangan natin yan. Dahil pangarap ko yan mga farmer. Pili, niyog. Dahil syempre mahilig tayo sa gata. Diba? Ano ako eh. Sabi ko nga kahit everyday may gata mga farmer, di ako magsasawa. Basta palipat-lipat lang ha. Langka, malunggay, kalabasa, sitaw kalabasa, masarap din yan. Talbos ng kamote na gata, masarap din yan. Kahit ano mga farmer, basta gata, favorite natin yan. Hindi na nakarecover oh. Anong meron ka? Mamamatay ito. Natalungkot. Isa lang naman siya nalungkot, Kong? Na, ba't nalungkot siya mag-isa? Baka may kumain sa ugat? Di naman inabunuhan, ano? Oo. Grabe ang dahon ito. Wala pa bang bunga? Na malaki? Hinahanap ko yung mga pinolinate ko eh. Dapat ano na yon, ganyan na yon. Meron na. Ano pa lang ko yung nakikita? O yun, ano na yon? Ano na ibig sabihin na buo yon? Huwag lang mabubulok. Grabe, no? Si tatay mo may tanim din na kalabasa. Ano siya nagpapabinhe? Wala yan, patay na yan. Wala yan. Nagdilaw eh. Nabutas yan. Pero may mabubuo sigurado dito. Ha? Dali na pala ni Kongkong ha. Ano, pwede na pala mag-abono bukas. Na. Nadali mo na pala oh, malinis na. The best ka talaga, Kong. You deserve the best. Pwede na mag-abono bukas. Bibili ako ng 1620 sa mga papaya para pampalaki ng katawan at patibay mga farmer ayan, oh, kagaya nito. Talagang ano. 1620. Susunod yung papalinis ito. Labas. Brushing lang. Brushing yung pinatawag. Kung tirahin mo na tong ano? Itong kamuting kahoy. Huwag na mag-una ito dito paanohin. Pero sayang yung ano ah. Sayang ang talbos nito ah. Ang gulay din oh. Ayan oh. Ito yung ginugulay ng mga Bicolano. Ito oh. Marami naman din ah. Na? Marami doon. Makakapaggulay nga. Papaluto kay ma. Ang gulay na talbos niyan. Puno ito na ito kuya. Hindi na. Wala. Matagal pa yun. Yung mga papaya natin hindi naman namatay. Pero delikado oh, tingnan mo oh.
kailangan laging iniiwasan nila, no? Yun doon. Tapos may binili, may in-order akong net doon, Kong. Ang gagawin natin, de, Kong, ganito ang gagawin natin. Bumili ako ng ganitong net. Mas mura sa Shopee eh. Yung tataniman natin ng papaya doon sa daanan, kukulungin natin ng ganyan. Oo, muna. Para hindi nila mamasok. Gaganitohan namin. Yan yung sinasabi ko. Ganyan, no? Lalatagan namin. Kahit sabihin mo ng 1 meter siguro ang lapad, pahaba. Nakakulong po doon. Para nasa loob lang yung ano. Daming namatay na ano, ha? Bawa, bangaw, ha? Oh. Kumapit. Talagang mga ilang puno din ang tinatanim ng tatay mo. Nakalabas akong. Ha? Nakakaakyat pa siya sa taas? Araw-araw. Ha? Hindi mo dito wala sa atin. Ayun. Pero patag ata doon eh. Ayun naman kuya. Ha? Mataas niyan sa bundok niyan. Yung bundok ng itong anong ito? Oo kuya, doon pa sa patag pa. Dati may baryo doon, di ba? Yung baryo Kapatagan na tinatawag. Dito na lang siya. Eh sa'yo naman, matarik naman yung sa'yo eh. Hindi naman masyado, yun lang siya. Ayun, diesel mo pala, ano na nangyari? Nabenta mo na? Nabigay ko nga kay Jim ko yun. Ha? Kay, sa manood ako. Kay? Nagagamit niya. Kay Jim. Ah, gasolina niya, no? Gasolina. Oo, oh, yun naman pala eh. Nabigay ko nga sa'yo. Kasi kahit gasolina naman pala pwede, no? Mapapakarga ka. Ba't di mo kinas sa akin? Sana nagkapera ka pa. Kaya si misis. Ha? Dapat bigay ko na lang kayo. Hindi, hindi. Naging pera ninyo, di ba? Nasa inyo lang yan. Kung ano. Bibilin ko naman yan eh. Kakarga ko lang man yung kay Ricardo. Ayan. Mas lalo ako mahal eh. Pero sabi mo mahal ka na eh. Oo, oh. Ano, i-sprayan ba natin tong mga lumilipad-lipad na to? Pwede ako yung spray. Tinitira din yung dahon eh, no? Hindi masyado binabalata po kayo. Pag dumami na dumami yan, bus yung dahon eh. Pero ang problema natin, kumakapal pala ng gustong papa ang kalabasang ito. Ha? Kaya nga. Di kaya mga anib yung mga papaya natin. Priority natin dito papaya, ha? Sa bagay doon, kung susundin natin yun, Kong, maraming papaya dyan. Marami. Oo, oh, gaganyan na tayo. Gagawa tayo ng ganito. Tapos isang metro lang ang lapad, Kong. Oo, kukulong natin. Ganito. May nabili na ako. Dito kasi sa Riot, napakamahal nito. Parang ginto. Nagulat ako, 2.6 na kagad yung ilang metrong binili ko. Samantalang sa ano, isang rolyo, 90 meters. Magkano? 90 meters, 2.9. Yung nabili mo ito? Ito, 40 lang. 2.6. Oo. Mahal. Pero maganda ang kangkong, ha? Ayaw mo mag-uwi ng kangkong, Kong? Ha? Ano na? Gigisa ka lang nito, napaka-healthy, ah. Oh, dito pa, oh, dami. Oh. Ginisang kangkong. Ayos na, malinis na pala. Subukas, abono na naman tayo. Antay ng ulan. Oh, tingnan niyo, oh, nasapawan po ito ng araw, ng damo. Nakipag-agawa ng ano sa damo. Lumiit siya. Pumayat. Pero lalagyan niya ng 1620. Tataba yan mga kapalma. Phosphorus tsaka nitrogen. Makikita ninyo. Ang kaibahan niyan. Tataba yung katawan niyan.
Mamaya silipin naman natin yung palay, kumustahin natin. Sa tingin ko mga nasa 1 week, pwede na yun. Pwede na yun pilitin. Kailangan na natin kasi yung mga kapitbahay natin baka magpapasok na rin po ng tubig. Delikado tayo. Ay, ayan mga farmer, bago tayo magtapos, pasadahan natin to. Akala ko nagpaani na sila. Hindi pa pala. Ay, ito, pumapasok na naman na tubig. Kung kailan din mo kailangan, punong-puno yung delta. So, ayun. Sana nagkalaman pa rin yung humiga, pero ayun talaga ang buhay. Ito ay ilang hindi ko alam kung baka bukas anihin na po ito, hindi natin alam yan. Pwede na yan, mapapaani na rin po sila. Tayo ay mga ilang ano pa to, isang linggo mahigit ang ating hihintayin. Ay, wala pa, talagang medyo umitim siya. Ito po yung epekto nung ulan, nung pero hindi naman naka-apekto yan, hindi man maapektuhan yung butil siguro. Sana daming kalaban, no? Napasukan tayo ng stem borer. Ito, may laman-laman, ano? Marami ang ano, hindi ko alam kung aani tayo ng maganda dito. Parang kadalawang ano ah. Ganda pa naman sana. Pero ang challenge dito kung napalaman natin tong ano, yung batok. Ngayon po yung update sa ating palay. At hopefully ay mag 141 lang uli, pwede na. Pero sa tingin ko naman, ano, mukhang may higita naman po yung nakaraan. Mas magandang bunga ngayon eh. Kaya lang inabot po kasi ng tag-ulan nung ano, nung flowering stage. Sabi nga ni Tatay, bong sayang kasi saktong sumalubong yung ano eh. Palabas po yung bunga, sakto naman ang inulan naman ng inulan. Kaya medyo ayun, ang itim. Walang laman. Pipis, patay tayo. Walang laman yung ano, yung nag-asira yung palay natin ata. Na timing sa ulan. Meron naman tayo aningin, hindi naman pwedeng wala. Ah, yung nag-brown ang walang laman. Ngayon, ang dami pa lang hindi ano. Malalaman natin yan pag nag-harvest. 20 pesos na lang daw po yung huling bili. Pero siguro naman mailalabas naman natin yung puhunan dito. Bebenta na natin lahat kasi wala din naman pong ano eh. Wala din namang chance na makapagbilad tayo. So, ayan, bebenta natin. Ito na unang lumabas oh, kahit inulan. Pero madalang ang bunga niya. Hindi kagaya nung sa atin, talagang maraming bunga. Kaya lang talagang timing. Ay, timing talaga. Sana may anihin tayong maganda-ganda. Dahil yung sira pala, yung nag-brown, ayan o. Oh. Walang laman. Anihin naman siguro. 20 pesos per kilo na lang mga ka-farmer. So ayan ang update sa ating palay. Ako'y kinakabakabahan. Talagang ganun. Better luck next time na naman tayo. Susunod. Sumalubong sa ulan eh. Ayan o. Talaga pagka inabutan ng ulan,
na talagang sa tag-araw dun ka talaga magbigay ng ano. Kala ko naman dahil El Nino, sabi ko safe pa, maagang pumasok yung tag-ulan eh. Ayun nga, umiilag lang kami sa thunderstorm noon, mukulog na naman po sa malayo, di lang dito bumagsak. Ito sana ganito, tingnan nyo, yukong yuko, alam na alam nyo may laman talaga. Yukong yuko siya, ito. Yuko talaga, oh. Talagang malintog. Sayang ano, pero may maaani naman tayo sigurado. Ito nga, oh. Talagang nakayuko na, oh. Ito nabali na. Paabuti na isang linggo to. Baka lumagpas pa tayo sa isang linggo. Sana yung gitna hindi naman puro ganyan ano. Pero kung yung gitna ay ganyan, nakadelikado tayo. Mahinang ane. So ayan mga ka-farmer, ang update sa ating palay. At least malapit na tayong umani. Pero tingnan na lang natin. So ang target lang natin, mahigitan lang po natin yung 141 ng nakaraan. Okay na tayo. Heaven na yun. So ayan, maraming salamat at magandang buhay.